Bakit nga ba naghihirap ang isang tao at bakit napakabagal sa kanya ang dumating ang isang pera o kayamanan kahit nagtatrabaho naman siya o ginagawa niya naman ang lahat? Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Bakit nga ba naghihirap ang isang tao at bakit napakabagal sa kanya ang dumating ang isang pera o kayamanan kahit nagtatrabaho naman siya o ginagawa niya naman ang lahat? Minsan, napapatanong pa tayo, bakit unfair ang mundo? Bakit sila mayaman? Bakit tayo mahirap? Ngayong natuklasan ko ang mga sikretong ito, aking ibabahagi sa inyo ay base sa aking mga naging karanasan at base na rin sa mga nakalap ko sa mga taong eksperto. Ano-ano nga ba ang bagay na ito na nagpapahirap sa atin? Ang una sa dahilan kung bakit nahihirapan kang mahanap ang pag-asenso at ang perang inaasam mo sa buhay, kahit patuloy ka namang nagsisikap at palagi kang may katanungan kung bakit napakabigat ng daloy ng pera sa'yo. Narito ang unang ibabahagi ko sa inyong dahilan. Ito ay ang pagiging mareklamo mo. Alam mo bang ang pagiging mareklamo sa buhay ay isang malaking sagabal upang makamit natin ang pera at kayamanan na pinapangarap natin? Dahil base sa aking nakalap na impormasyon, kapag lagi kang nagre-reklamo sa mga bagay na natatanggap mo at hindi ka marunong magpasalamat, ito ang dahilan kung bakit hindi dumadami ang iyong pera. Dahil alam ng Diyos na hindi ka marunong magpasalamat. Halimbawa na lamang nito, ang iyong kinikita sa trabaho ay maliit lamang. Palagi kang may reklamo sa mga bagay-bagay. Yun bang nawawalan ka na ng gana? Ito yung sinasabi nila na you are always complaining. Yung mga bagay na mga nangyayari sa'yo, lalong-lalo na yung mga resulta, ay lagi kang nagre-reklamo. Hindi ka marunong magpasalamat. Yan ang unang-unang dahilan kung bakit naghihirap ka ngayon kasi hindi ka marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo. Kahit maliit man ito, ito ay isang malaking biyaya para sa lahat. Ang pangalawa sa dahilan kung bakit napakabigat ng daloy ng pera sa buhay mo at lagi kang may katanungan bakit ganito. Matagal na akong nagsisikap at nagsisipag sa trabaho, bakit wala pa rin? Tinatanong mo sa iyong sarili na, bakit hindi ako yumayaman? Bakit sadyang napakabigat ng daloy ng pera sa akin? Bakit ganito, yung iba yumayaman, ako patuloy na naghihirap? Alam mo bang, tandaan mo ang aking mga sinasabi dahil base na rin ito sa aking mga naging karanasan at lalong-lalo na sa mga nakalap kong eksperto na nagpatunay na ito ay totoo. Alam mo bang ang pagsisinungaling ay hindi ito basta-basta na lamang? Nakasulat din ito sa aklat na ang pagsisinungaling ay isang malaking kasalanan. Kung kaya't huwag ka nang magtaka kung bakit hindi dumarating ang mga blessing o mga biyayang iyong hinihingi sa Diyos dahil sa iyong isipan ay palagi kang nagsisinungaling. Yung tipong kahit alam mo nang ikaw ang mali, hindi mo pa rin matanggap. Alam mo bang napakalaking kasalanan ito? At ito ang dahilan kung bakit naghihirap ka dahil sa ugaling pagsisinungaling, lalong-lalo na kung ginagawa mo na itong habit. At ang pangatlong dahilan kung bakit naghihirap ka ngayon at kung bakit hindi mo natatanggap ang mga bagay na iyong mga pinapangarap at lagi kang may katanungan sa iyong isip na bakit sila pinapakinggan ng Diyos? Bakit ako hindi? Bakit wala akong pera? Nagtatrabaho naman ako, masipag naman ako, bakit ganito yung buhay ko? Ano yung mali? Ano yung ginawa kong mali? Di ba yan yung ating katanungan? Huwag kang mag-alala, isa rin ako sa nakaranas ng ganyan. Subalit, nung binago ko ang aking pag-uugali at pananaw, ay tuluyan nang nagbago ang mga pangyayaring nagaganap sa aking buhay at unti-unti na rin dumarating ang mga biyaya sa akin. Alam mo bang, tanggap tayo ng Diyos kung ano tayo.
Mahal niya tayo, subalit alam mo bang ang ugaling pagiging masikreto ay isa sa mabigat na kasalanan? Dahil ito rin ay aking naging karanasan mula nung naging masikreto ako sa buhay. Sasabihin ko ito sa iyo, nung naging ugali ko ang maging masikreto, niminsan ay hindi ako nakatanggap ng magandang balita sa aking buhay. At gayon din, sunod-sunod ang mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Lagi akong nabibigo sa pag-ibig, sa trabaho, sa kaibigan, lahat nabibigo ako. Dahil alam mo ba, bit-bit na bit-bit ko ang ugaling masikreto. Ngayong natuklasan ko ang mga bagay na ito, ay kailangan ko itong ibahagi sa inyo habang hindi pa huli ang lahat. Dahil alam kong naparito ka sa videong ito dahil alam kong may bala kang maging matagumpay sa buhay. Gusto mong magbago, diba? Kaya mo napapakinggan ang aking video dahil kaugnayan nito ang pagbabago sa iyong buhay. Kaya't kung ikaw ay may habit na pagiging masikreto sa mga bagay-bagay, itigil mo na ngayon din. Dahil alam mo bang ang pagiging masikreto ay isang sagabal sa pagyaman. Alam nating ang sikreto ay kadalasan ay may dalang kabutihan. Subalit, hindi ito kaayon-ayon sa paningin ng Diyos. Lalong-lalo na ang sikretong ginagawa natin ay para sa maling intensyon. Tandaan mo, nakikita tayo ng Diyos. Kahit sa ang sulok, hindi tayo makakaligtas. Kaya magpakatotoo na lang tayo ano yung mga bagay na nasa atin ay tanggapin natin. Huwag na tayong magsekreto o magtago. Ang pang-apat na dahilan kung bakit naghihirap ka ngayon at bakit nahihirapan ang pera na pumasok sa iyong buhay. Ito ay ang dahilan na may ugali kang lagi kang naninira ng kapwa. Masakit man itong pakinggan ng iilan sa ating mga Pilipino dahil ito ang kanilang kinalakihan at ang paniniwala na ang paninira ng kapwa hindi masyado big deal para sa atin. Pero tandaan mo, ibabahagi ko ng sikretong ito kung bakit ka patuloy na naghihirap. Alam mo bang nahihirapan kang hanapin ang pera at kayamanan? Kahit patuloy ka namang nagsisikap, nagtatrabaho, at ginagawa mo naman ang lahat, bakit ganun? Walang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. At ngayong nalaman mo na ang dahilan na ito, alam mo bang isa itong kasalanan sa Diyos? Ayaw ng Diyos na may nasisira tayong kapwa. Ayaw ng Diyos na may inaapakan tayo. Kaya't kung narinig mo ang mga payo kong ito, magbago ka na. Layuan mo ang mga taong nag-iimpluwensya sa iyo sa mga bagay na ito. Kung gusto mo talagang yumaman, lumakad ka sa iyong landas. Huwag kang magpapaapekto sa mga negatibong tao, mga negatibong taong mag-iimpluwensya sa mga kalagayan at sitwasyon mo na malaking epekto sa iyong pag-unlad. At lalong-lalo na, piliin mo ang mga taong sasamahan mo dahil sinasabi nga ng iilan sa atin, kung sino yung lagi mong kasama araw-araw, ay mapapasahan ka ng enerhiya mula sa kanila. At ang panglimang dahilan kung bakit napakahirap at napakabigat ng daloy ng pera sa'yo kahit patuloy ka namang nagsisikap, ito ay sa kadahilanang hindi ka marunong magbigay. Alam mo bang ang pag-uugaling ito ay hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos? Yung tipo na palagi ka nalang receive, receive. At ayaw mong mag-give, ayaw mong magbigay. At kung naman may nangangailangan na tao sa iyong paligid, lalong-lalo na ang mga taong naghihirap, ay hindi ka bukas palad para sa kanila, hindi ka marunong tumulong. Yan ang unang-unang dahilan kung bakit hindi kayo mayaman, hindi ka umaasenso. Dahil sa katangian na ito, na hindi ka marunong magbigay. Sinasabi nga sa ating kasabihan na it's better to give than to receive. Alam ng Diyos ang ating puso kapag nagbibigay tayo ng bukal sa loob at kahit hindi natin ito inaasahan ng kapalit, ay bibigyan tayo ng Diyos ng mas doble pa sa binigay niya sa atin. Kaya't ako'y naniniwala din dito dahil ito ay aking naging karanasan. Alam mo bang pinalaki ako ng aking mga magulang na dapat maging akong isang mabuting tao, lagi akong magbigay,
huwag akong mang-aapi ng kapwa at gayon din nararamdaman ko ang presensya ng Diyos sa akin.